Good day sa inyo mga ka-EA. So, eto nga no, may biglaan tayong vlog mga kalapatid. So, nagpakawala ako ngayon lang umaga. At meron akong aninag na biglang sumabay dito sa pagpaparonda ko mga kalapatid. Hindi pa ako sigurado pero duda. Duda talaga ako dun sa nakita ko no. Parang meron tayong bumabalik na ibon. Ayun no, andun sa poste. Update tayo mga ka-EA. So yung iba kong mga warrior ayan, nagbabaan na agad. Na alerto sila dun sa pito ko. Actually yung isa nga pumasok agad sa kulungan. Kaya lang yung akala ko may bumabalik, wala eh. Bigla siya nawala. Hindi ako sigurado kung sana naman napadpad. Yung nabanggit ko na huli natin nawawalan na Viberman na off color. Meron kasi akong ginawa sa kanya nung nakaraan pa, nung huling-huling beses na nawala siya, nung ginupitan ko kasi yung pinaka-bagwis niya, no? So may nakita akong lumipad na parang gupit yung bagwis. So ang problema, ayun! Yun! Atin ba to? Iyon, no? Naku, mahihain pa. Ito nga ba yun? Parang... Uy, siya nga mga kalapatids. Meron nga talaga tayong bumabalik na ibon. Kala ko matutuloy na to. 10 araw ba naman nawala. So akala ko talaga hindi na to babalik. At parang tubo na nga ata yung buntot niya. Ayun o. Oo nga no, may tubo na yung buntot niya. Awit. Buti na lang nakabalik pa to. Susubukan natin ano, gawa ng pagkain. Ayun, yung iba natin mga ibon dito. Nagpasokan na agad yung mga mahinang nilalang natin. Aba, medyo maganda-gandang pangitain to mga kalapatid. Retina! Then, susubukan natin i-trap. Medyo mailap talaga yung ugali ng ibon na to, yung Viberman na off color. Ayan, nabuhayan tayo ngayong umaga. Wala talaga akong balak mag-vlog ngayon kasi nga, meron tayong bagong upload. Sabi ko, magpapahinga muna ako ng content. Pero eto, ayan o. Oh. Ayos to mga kalapatid. So, bagyang, ano na eh, tawag na ito. Yung buntot niya, meron ng tubo. Nung huli nga wala sa atin to, ubus yung buntot niya. So kapagalipas ng 10 araw, bumalik at meron na siyang buntot. Ayan, nakakatawa naman no. Pero syempre kailangan natin i-quarantine yan mga kalapatids kasi hindi natin sigurado baka may dalang sakit or saan man napadpad no. Hindi ko sigurado kung nabihag siya or tawag na ito. O baka na nabuhay lang sa wild. Hindi ko sigurado mga kalapatids. Mamaya update ko na lang kayo. A few moments later. Update tayo mga ka-EA. So yung iba kong ibon nandito na. Ayan, gusto nang kumain. Hahandaan ko sila ng masarap na pagkain kasi meron tayong bago. Naku, mabubugaw pa ata. Nagugulat pa bigla. Huwag kang pipiti ka. Kalma ka lang dyan. Kumalma ka lang dyan. Huwag ka nang lumipad. Diyan ka na lang. Ayan, bumabalik yung pangsaot natin. Na Viberman off color mga kalapatids. Grabe. Medyo nabuhayan tayo ng loob ah. Ayan no. Napakahirap talagang pabatcha rin ito. Ilang beses na sa akin nag-overflight ng ibon na to. Nagawa muna tayo ng pagkain. Update tayo mga ka-EA. So ito, magtitimpla tayo ng mix natin na patuka sa ating mga flyers na dahil meron tayong bagong balik. Kailangan maibalik agad natin sa kanila. Or maibalik natin agad sa kanya yung magandang kondisyon. No? Kasi hindi ko nga actually alam kung saan siya napadpad. So mamaya, pag pumasok siya dun sa ating flyers look, mahihipo ko. Che-check ko kung ano yung kondisyon ng katawan niya. No? Tsaka yung mismo itsura niya. Baka mamaya, eh, kung saan-saan na siya napadpad, meron siyang dalawang virus, mahirap na. No? So, meron tayo dito ang ano to, maxi flyer, mga kalapatid. So, pwede na siguro isang kalahatid lang itong takalan ko. Tapos, ito, no, maraming salamat pa nga pala kay Sir Bulbul Tabaho, yung huli natin nilo-visit. Ayan yung dynamic mix niya, no, meron tayong nakuha or binigay si Sir Jun na pabaon. So, subukan ko nga raw, napakaganda nito. Ito yung ginagamit niya sa pagkukondisyon, no. So, ang mangyayari, ihalo na lang natin sa patoka. Tapos, ito, Ingenious Herbiotic gagawin natin. Binder. Ingenious Herbiotic, baka naman, paubos na yung stock natin. Baka tayong magamit. Last na to. Pansyayin nyo lang yung pag ano, yung paglagay ng Ingenious Herbiotic, yung tipong hindi naman basang-basa. Yung sakto lang na madidistribute sa lahat ng patoka. So meron tayong bisita. Ayan o, si Sako, gusto na agad kumain.
Alo-alo lang. Hindi ko na inaalog. Yung iba kasi yung mga idol natin inaalog. Sa tayo medyo tamad tayo mag-alog. Mamadaliin ko lang to kasi nga baka wala pa. O baka bigla na naman sumibat yung mismo ibon natin. Bitchan, takal niya nawala. 10 araw ata siya nawala. Tapos ito yung Dynamics pala. Ni Sir Jun Cabahog, maraming salamat. Yung mga gusto pala mag-avail na ito, kontakin nyo lang si Sir Jun Cabahog. Flash ko na lang dyan sa screen. Meron din siyang Shopee link. Pero PM nyo na lang si Sir Jun kung gusto nyo umorder at subukan. Ito yung ginagamit ng mga champion. Yan. Oh, shit! Ayan, Dynamics powder. Pampakondisyon, pampalakas ng inyong mga warrior. Ayan. Pwede na! So ayan ang mga ka-EAC. Isak, magmamadali na. Gusto na agad kumain. Parang gusto niya na ulit magpa-breed. Sumisilip siya dito sa ating breeding section. Ayan siya. So ito na yung outcome nung pinaghalo natin na pagkain nila. No? So ito maxi breeder na konti. Tapos majority maxi flyer. Tapos nilagyan natin ng engineer herbiotic pang para mabind natin yung dynamics na hinalo natin. Ayan. So subukan natin tawagin itong mga to. Sana nandiyan pa siya. Medyo mailap kasi yung ibon natin. Nandito na ba? Pumasok na ba? Wala pa. Awit siya. Ito may pasaway yan. Number one pasaway talaga ito. Masilinoy natin. Ito siya mga kalabatids. Ayun, napakamahiyain naman itong ibon natin na ito. Ayun siya. Nandun siya sa tuktok. Ayaw niya pa talagang mag-trap. Awit siya. Subukan na natin tawagin. Baka sakali nagpito-pito ako baka sumunod. Ayun o. Iba yung pumapasok . Awit talaga itong pasaway na ito. Ayun na siya, mga kalapatids. Gusto niya nang pumasok na parang ayaw niya. Ito naman, napakatibay naman nito. Ang kulit naman nito. Mabubugaw. Mabubugaw sa yung yung bumabalik natin na warrior. Kamote ka. Pasaway ka . Ayun na siya . Si Sak talaga napakatibay din . Ayun na siya . Gusto niya na talaga magpa-breed . Ayun, nasa breeding section yung loko. So, eto nga na mga kalapatid, yung Viberman natin, nung huli itong nawala sa atin, naubos yung buntot. Kasi nga, nawala na siya ng makailang beses. Tapos yun, ginakma ako. Tapos pinalipas ko naman yung isang linggo halos. Bago ko na naman siya ulit ibalik sa Flyer Slope at pawalan. Nung mismo Independence Day nga siya nawala, yun, naalala ko na. Independence Day, June 12. So, today is June, ngayon? June 21, mga kalapatids. Ayan, So, halos 9 days pala siyang nawala. Hindi pala 10 days. Aba, namamara ako pa yung loko. Mukhang nasa condition pa siya. Ayan, grabe. Iba tong ibon natin na to. Mukhang pangwalayuan talaga. Ayan, Diba? Ubos yung niya, yung buntot niya. Tapos sabay yung pinaka-bagwis niya. Nagupit ko pa yan. So, hirap na hirap pa nga yan lumipad no Independence Day. Doon siya mismo nawala. Awit talaga to. Ayaw pa pumasok. So, babalikan ko na lang ulit kayo maya-maya. Grabe talaga tong ibon na to. Ayaw talagang pumasok. Napakatigas ng ulo. Ayun . Mukhang bara. Naku, may nagpaparonda pa doon . Mukhang bara ako siya. Pinabarakuhan niya yung iba nating ibon. So, yung mga pinalipad natin kanina lang, kompleto na nga. Nagsipasok na agad dito sa ating flyer's loop. No? Ayan, nanginginain na sa loop. Nanginginain na sila dyan. So, ang problema, yung bumabalik nating ibon na Viberman na off color. Awit siya, ayaw niya pa rin pumasok. Nabi talaga attitude. Ito na huli natin at pumasok sa flyer's loop. Yung ginupit ko sa kanya na mga bagwis yung tatlo. Tutuluyan ko ng bunutin, no? Para yun na yung pinaka huli natin na gagawin sa kanya para mapabatcher natin. Siguro sapat na yung magiging panahon. Pag tumubo yun, baka batcher na siya. Ayan na siya. Ayan na siya mga kalapatids. Ito na. Gusto niya lang pumasok. Namimiss niya na raw yung natin Yung pagkain natin na masarap. Ayun. Kaya lang ang problema, inuubos na ng mga warrior natin. Pasok na. Pumasok ka na. Napaka-ilap mo naman Ayan na mga kalapatids. Pasok na siya. Ayan na.
Uy! Alright, mga kalapatids, natuluyan na. Ayun na, kumakain na siya. So, kukunin ko muna. Mahirap na, baka may dala siyang sakit eh. Para ma-quarantine muna natin, ha, mga kalapatids. So, balikan ko na ulit kayo maya-maya. Update tayo mga ka-EA. Ito na yung bumabalik natin na ibon. Ayan, medyo maila pa rin talaga siya. Ayan yung bagus niya. Oh. Ayan, oh, hirap na hirap itong lumipad no Independence Day. Pero nakaronda, kaya lang nawala nga siya. So, yung tatlong pakpak niya sa dulo, bubunutin ko na ngayong araw din mismo. No? Tapos, kwa-quarantine muna natin. Ayan, kabilaan yan. So, siguro naman, pagka tumubo na yung mismong bagwis niya na yan, baka butcher na. Tapos, eto. Ayan, oh, awit siya. Oh. Yung naubos na buntot niya nung nakaraan na nung nadakma ko siya nung pangalawang beses na nawala siya. Ayan, halos tubo na. Nung pinaronda ko to ng Independence Day, walang buntot. Ayan na siya. Okay na siya. Diba? All goods na. Mga nasa condition naman siya. Hindi naman siya stress o hindi naman siya matamlay. Pero syempre, para sigurado, kailangan pa rin itong i-quarantine para sigurado. Ayan o. Ayan na siya. Napakaganda na ibon na to. Ayan o. Ewan ko kung bakit ganun yung pinapakita niyang performance sa atin. Pinahirapan niya tayo ng todo sa pagpapaamo. Pero at least, okay lang. Ayan na siya. Mukhang barako. Akala ko nito hen eh. Barako ata. Lakas niya mamarako, no? So, yun muna yung update natin for today's vlog. Maraming salamat sa inyo mga kalapatids. So, kung nagustuhan niyo yung video natin today at naging masaya rin kayo sa pagbabalik ng ating nawalang ibon, huwag niyo kakalimutang mag-like, comment, and share. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, syempre mag-subscribe ka na. Tapos paabang na lang, pag naka 10,000 subscribers tayo mga kalapatids, magpaparapol na naman tayo ng mga quality bird, no? So, yun muna update natin mga kalapatids. Ingat! God bless!